Hello guys, good day to everyone. So it's me, Techie, again. So today we're gonna do another video. Without further ado, let's start. Ayun guys, so yung video na to regarding sa Hunger Buster, isa business ngayon ng kaklase ko ng high school na si Christina ngayong pandemic. So umorder ako ng dalawang items sa kanya. Isang sisig with java rice plus tapsilog, and meron siyang kasamang soup. So, simulitin para matakam kayo. Sisig is a Filipino dish na karaniwang gawa sa ulo ng baboy o kaya naman ay sa atay ng manok. Karaniwan itong nilalagyan ng kalamansi, sibuyas at sili bilang pampalasa. Nagmula ito sa rehiyon sa Luzon sa probinsya ng Pampanga. Isa rin itong main course at maaaring kainin din sa merienda. Si Lucia Cunanan ang orihinal na gumawa ng sisig sa naturang probinsya. Ang pangunahing sangkap nito ay pork toes, tenga at atay ng baboy. Dahilan iyon para maging popular ang kanyang signature sisig dish. Samantala, sa paglipas ng panahon, ito ay nagkaroon na rin ng iba't ibang versyon at ang lutuing ito ay naging isang pambansang pulutan ng masang Pilipino. Yung in-order ko na to guys, napakasarap. In-order ko to sa klase ko kasi meron siyang business na Hunger Buster. Tamang-tama ang timpla at porky talaga. Sa halagang 70 pesos ay sulit na at mabubusog pa ang kumakalam mo na sikmura. Tapsi or tapsilog. Ang unang klase ng silog ay pinangalanan ng tapsilog. Ito yung pagkain na karaniwang inihahanda sa almusal at kinakain sa hapag sa hating gabi. Nagsimula ito sa Tapsi ni Vivian, isa sa restaurant sa Marikina City noong 1980s. Ayon sa may-ari ng restaurant na si Vivian del Rosario, siya raw ang kauna-unahang nagbansag o gumamit ng salitang tapsilog. Dahil na rin sa pagiging popular ng lutuing ito sa Pilipinas, ay inihahanda na rin ito sa mga sikat na fast food chains at mga hotels bilang almusal tulad ng Jollibee at McDo Philippines. Sadya namang napakahitik ng ating kultura, ika nga. Sana ay mayroon kayong natutunan sa videong ito. Ito ay nakakahalaga lamang ng 60 pesos. Malaman, manamis na miss ang lasa at hindi mo pagsisisihan. Kung ikaw ay nagnanais na umorder, ay maaari lamang mag-iwan ang iyong mensahe o komento sa ibaba ng video na ito. Ngunit ito ay eksklusibo lamang sa mga mamamayang nakatira dito sa Balutondo, Manila. Shoutout nga pala sa tindahan ni Christina Navarro dito sa Balutondo, Manila. Shoutout nga pala kay Miss Iris Padul, Dalia Lagan, Jonalyn Cabalbag, Maricar Hinaniban, Mike Anthony Esteban, Clarence Pisig, Sunshine Agnes, and Wilson Tafalia. So dito ko na tatapusin yung video ko guys. Kung gusto nyong ma-shoutout, comment nyo lang buong pangalan nyo dyan sa my comment section. Tapos don't forget to click subscribe in my channel, YouTube channel, Techie Diaries, and also to all my social media accounts na kasulat dyan sa item description sa baba. Yun lang guys, thanks for watching, goodbye, and bye-bye.